Ano ang sikreto ko bakit napapanatili kong maputi ang kilikili ko? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat! For today's video ay nais kong ibahagi sa inyo ang 100% na kilikili routine ko na malay mo makatulong din sa iyo. Kumuha ako ng isang dahon ng aloe vera sa mga pananim ko at hinugasang mabuti, inalis ang mga dagta nito. Alam nyo na kapag nakakita ako ng mga nabubudol na may itim na kilikili dahil sa paggamit ng mga cream, na hindi naman sigurado ay nalulungkot ako. Pero madami ding hindi nakakaalam na sa routine na ito ay sure na makakatulong din sa mga may itim at makukulimlim na kilikili. Nag-umpisa na ako sa pagbabalat ng aloe vera dahil target ko ang pagkuha ng gel nito. At dapat walang maihahalong birding balat na dahon sa gel. Nang matapos na ay dito sa mahiwagang lusong ko sisimulan. Tulad nga ng sinabi ko ay dapat purong fresh ng aloe vera ang kukunin at walang maihahalong balat. Dahil ang balat ng aloe vera ay nagre-resulta ng pangangati at kapag nangati, kakamutin hanggang maging allergy. Dinurog ko ang aloe vera at kapag nadurog na ay ganito na ang itsura. Naging liquid at mga maliliit na bubbles. Sa pagdurog nito, dapat syagaan at kung may blender, pwede namang gamitin para mas mabilis madurog ang mga gel. Sa malinis na bowl ay naglagay ako ng kalahating tablespoon ng baking soda at 2 kutsara ng aloe vera mula sa dinurog kong aloe vera gel. Bakit nga ba maganda ang fresh aloe vera sa kilikili bilang pampaputi? Nagustuhan ko ang aloe vera dahil may likas itong antibacterial. Nabukod sa safe itong gamitin ay nakakatulong itong palambutin ang mga namumuong dead skin ng kilikili para tuluyan ang mag-light ang bawat bahagi na applyan nito. Ang baking soda naman ay mas lalong nakakatulong bilang best combination sa aloe vera gel. Dahil ang baking soda ay isang mahusay na exfoliator na the best ingredients para tuluyang matanggal ang mga dead skin cells. Kung nagsasuffer ka sa maitim na kilikili ay pwede itong gawin everyday at patagalin ng 1 oras sa kilikili. Ang kilikili routine na ito ay ginagawa ko 2 times a week kahit light na ang kilikili ko dahil nakasanayan ko na. At huwag din basta magpapaniwala sa mga cream na kesyo daw nakakaputi at sa mga deodorant na matatapang. Mahalin mo ang kilikili mo dahil once na umitim yan, mahirap ng agapan at napakatagal na panahon ang gugugulin para mag-light at ma-achieve ang white underarms. Kapag gumagawa ako ng ganitong routine ay minamasahe ko din ng 2 minuto sa magkabilang kilikili para mas lalong maabsorb ang aloe vera na may baking soda. Hindi porke light na ang color ng kilikili ko ay tumitigil na ako sa ganitong routine. Dahil kahit papaano ay may namumuo pa ding may itim lalo na sa guhit ng kilikili natin. Ang routine na ito ay kahit anong oras ko ginagawa kung saan ako may bakante. Basta pinatatagal at pinatitiim ko ito ng 1 oras sa kilikili ko. Then pag may labis ako sa aloe vera na ginagawa ko ay dinadamay ko na din pati ang mga braso kong lagyan. Sayang naman din kung itatapon ko. Sa pagbabanlaw naman ng kilikili ko ay gumagamit ako ng malinis na bimpo at maligamgam na tubig, then saka ko ipapahid. Kung gaano natin inaalagaan ang mga mukha natin, dapat ganoon din ang kilikili. Dahil parehong sensitibo yan. Ibahagi ko na din sa inyo kung paano naman ang pagtanggal ng mga buhok sa kilikili ko. Meron akong wax machine at kapag gumagamit ako nito ay sa mababang temperatura lamang. Dahil hindi biro ang pag-init nito. Ang pagwawax ng kilikili at iba pang parte ng balat ay hindi pareho ng temperatura. Kung mali ang proseso ng pagwawaxing ay pwedeng masunog ang balat at mangitim pa. Hindi ako gumagamit ng pang-ahit o chani sa pagtatanggal ng balahibo sa kilikili ko. Dahil ang pang-ahit o razor na nagre-resulta ng mabilis na pangingitim ng kilikili at makakapal na hibla ng buhok sa tuwing magtutubuan. Before ko applyan ng wax ay una ko muna itong ini-apply sa bandang kamay ko kung kaya ko ba ang init ng wax. Kapag napil ko na okay at carry ko, direct na ako sa kilikili ko. Ang pag-a-apply dapat 1 beses lang lalapatan, ikakalat sa parteng may buhok bago tanggalin o gamitan ng wax paper. Once na nagamitan na ng paper wax ay huwag nang uulitin applyan ng wax dahil ang kilikili nga ay isa sa mga sensitive part ng ating balat. Ang pagtanggal ng balahibo kong ito ay inuulit ko every 2 months. Kung gusto mong itry ang waxing ay pag-aralan mong mabuti. Simula sa temperature na dapat mas mababa sa temperatura sa pag-wax sa ibang parte ng balat tulad ng braso, binti at iba pa. After ko ding iwax sa kilikili ko ay gumagamit ako ng malunggay serum na ginawa ko para hindi ko mapil yung paghapde at napakaganda nitong makapagpalight sa kilikili. Sa kabilang bahagi ay same way at paraan din ang gagawin ko. Lalagyan ng powder, 1 beses lang a-apply ng wax once na nagamitan ng wax paper. Pagkatapos iwax, a-apply ng serum. Salamat sa iyong panonood at I hope na may natutunan ka sa bidyong ito. God bless us!